po tayo sa status, then sim lock status. Yan, kung mapapansin nyo, nakalagay na dyan is allowed. Next. Yan, sa may bandang itaas na part, meron na po siyang signal. Welcome back mga ka-cellphone. Ang video natin ngayon is mag-o-open lang tayo or factory unlock ng Samsung S20. Yan, ito siya. Diba, itong unit na to is nabili natin dito as second hand sa Japan sa GU store. Yan, kung mapapansin nyo, medyo bago pa siya. Okay, open na natin yung unit. Yan. Di bali yung carrier lock niya is from EU. Ngayon, yung procedure kasi ng pag-unlock nito is iba siya compared dun sa iPhone na automatic. Ito kasi is may ginagawa pa dun sa settings. Meron ka pang kailangang i-update kahit unlock mo na siya dun sa EU na website. Yan. Wait lang natin mag-load yung screen. Yan. Di bali, ang gagawin natin is, alamin natin yung IMEI number. Yan, naka-Japanese pa siya. Yan, change muna natin yung language. Ito siya. Yan. Yan, English. Then, apply. Yan, once na-apply na natin is, kunin natin yung kanyang 15-digit IMEI number. Yan, punta tayo sa settings, and then about phone, then yun. Yung model niya is SCB46. Ito is from AU KDDI, then yung kanyang IMEI number is eto. Yan. Mapapansin nyo, nandun ako sa website ni AU. Yan yung website ng AU KDDI. Then proceed tayo sa unlocking. Yan. So, kung mapapansin nyo dito sa cellphone, yan, pag pumunta kayo sa status, then sa SIM lock status ng unit, yan, ibig sabihin, hindi pa siya updated or hindi pa siya factory unlock. Kasi walang nakalagay dito na allowed. Ibig sabihin, once na, may nakalagay na dyan na allowed is, pwede na siyang salpakan ng ibang SIM card. So, ang gagawin muna natin is, i-unlock muna natin siya dun sa website. Yan, gaya ng dati, yung tutorial ko dun sa iPhone, sa website. Yan, input lang po natin yung 15-digit IMEI number. Yan, for example. Yan. Yan po yung kanyang 15-digit IMEI number. Then, click lang natin yung next. Yan, tapos, eto SIM cardo, email address, then click natin yung next. Yan, ngayon mag-i-email yan dun sa email natin, then i-verify po natin para ma-totally factory unlock na yung unit. Magpalit lang tayo ng Google account. Wait lang po. So, ito na yung aking email. Then, ito na yung link nung pang-verify dun kay AU. Dun sa unlocking website, i-click lang po natin yan. Double click. Then, boom!
Yan, kung mapapansin nyo dun sa ano, complete procedure nya, yan, naka-indicate dyan yung model, yung IMEI, then may nakalagay po dyan na try multiple SIM card. Ngayon, itetest na natin yung SIM card. So, since Japan to, AUKDDI, para malaman talaga natin na open line yung unit is, salpak natin ng SIM card, which is si Globe SIM. Yan yung Globe. And salpakan natin siya ng PH SIM. Tatryin natin kung gagana. Yan, ito po. Salpak natin yung SIM card. Then, balik natin. Kailangan siya i-restart. Yan, no? Compare dun sa ibang Samsung, halimbawa si Docomo or si SoftBank, code naman po yung kailangan nyong i-input para ma-unlock yung Android device. Pero dito kasi kay AU, dun mismo siya sa settings kailangan i-activate. Lahat ng Android device basta under ng AUKDDI or yung UQ Mobile. Ngayon, pag nasalpakan natin siya ng SIM, hindi pa rin po siya totally gagana. Yan. Wait lang po natin, guys. So, yan. Kung makikita nyo dyan, nakalagay dyan is invalid SIM card, network lock SIM card inserted. So, anong gagawin natin? Una nyo pong gagawin dyan is, i-coconnect nyo sa Wi-Fi. Yan, since connected na to dito sa Wi-Fi namin, pupunta po kayo ng settings. Then, sa pinakaibaba, about phone. Tapos, sa status, yan. Yung word na SIM lock status, yan. Di ba, kanina may walang nakalagay, ngayon mayroon na po nakalagay na not allowed. Ngayon, para ma-allowed nyo po yung SIM card at ma-open line, i-click nyo po itong update SIM card status. Then, wait nyo lang po mag-update. Then, download now. Then, okay. Wait lang po natin mag-restart yan. Yun, ganun lang siya kadali. Yun. Nga pala, dun sa mga model po pala na pwedeng ma-unlock ng AU, pag iPhone 6 pababa po, halimbawa 6 plus pababa, hindi siya pa pwede. Then, sa all Android device unit, ngayon, kailangan kasi ng 2015 model and up. Or mismo dun sa AU na website, may mga naka-indicate dun na device lang na capable na pwede ma-unlock. Tapos, syempre, yung mga paid unit lang po ang pwede. Yan, kung makikita nyo, nagkaroon na siya ng SoftBank or Globe. Kasi si Globe kumukuha ng signal kay SoftBank. Yan. Wait lang, tayo lang natin magkaroon ng signal. Pero okay na tayo, nababasa naman na yung SIM card. Yan. Punta po tayo sa status, then SIM lock status. Yan, kung mapapansin nyo, nakalagay na dyan is allowed.